mundong ito. Ayun din naman ang birthday mo. Umisilang ka sa mundong ito. Play na, play na! Apply na ba? Naka-play na? Okay mga boss, o nga pala, mag-vlog nga pala tayo ngayon. So ngayon ay pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na dapat natin gawin kapag tayo ay mag-home service. Napaka-importante yan mga boss kasi nga, gaya ngayon, pandemic, so kailangan naka-prepare tayo. Pero bago nga pala yan mga boss, bigyan muna natin ng disclaimer. And, disclaimer ano, bigyan muna natin ng disclaimer. So bago pala yun mga boss, disclaimer muna tayo ano, kasi maaring hindi to umayon sa ibang sitwasyon. So ito ay aking opinion lamang. So bago yun mga boss, disclaimer muna tayo. Itong mga sasabihin ko sa inyo ng mga bagay na to ay base lang sa aking karanasan. So maaring hindi umayon sa inyong mga karanasan. So ito ay opinion ko lamang. So dumako na tayo sa number one mga boss. Unang-una, kailangan tayong maghanda. Kailangan maging handa tayo syempre. Kasi nga, sino ba namang sumasabak sa boxing na hindi nag-aaral mag-swimming, di ba? What? Kailangan natin mag-practice. Kailangan natin maging handa mga boss. So unang-una na syempre, kailangan maayos ang ating kagamitan, malinis, at i-charge natin lahat ng mga clippers natin. Kung mapuro lang yung guting, kailangan patalin, di ba mga boss? So kailangan nakahanda tayo. Yung mga clipper natin, malinis, mga blade, kailangan bago. Yun, para pagkadating natin doon, nakahanda talaga tayo sa laban. So syempre, bago umalis, mag-almusal muna tayo o magkape. Syempre, baka pagdating natin doon, makaramdam tayo ng gutom, di ba? Ito pa pala mga boss, bisitahin muna natin yung trono natin. Baka pagdating natin doon, tinawag tayo ni Inang Kaligasan, diyari tayo. Kaya kailangan ready, kumain, linis ng gamit, lahat na. So ang pangalawa natin mga boss ay be presentable. So ano ba yung nakapalob dito sa be presentable natin mga boss? So, syempre mag-home service tayo, lalo na kung di pa natin sila kakilala, kailangan talagang presentable tayo. Unang-una, dapat maayos yung kasuotan natin mga boss para professional ang datingan, di ba? Tapos kailangan natin mga boss yung gamit natin naka-organize talaga siya para professional na datingan. So dumako naman tayo mga boss sa number 3 natin. So itong number 3 natin ay ang maging magalang. So bakit kailangan natin maging magalang mga boss? Siyempre, tulad nga na sinabi ko kanina, hindi pa natin sila kilala. So pagdating natin doon, siguro give naman na to sa ating mga Pilipino na magalang talaga. Hindi ko lang alam sa iba. Pero kailangan pa rin talaga nating tandaan na kahit saan tayo pumuntang lugar o mga bahay, ay kailangan maging magalang tayo para igalang din tayo. And number 4 mga boss, ay mag-ready tayo ng mga kwento. Sabihin nyo na naman, kailangan ko mag-ready ng kwento, gugupit naman tayo dun. Hindi yun mga boss. Kailangan kasi yung kwento natin, lagi itong kasama sa ating buhay sa kwentong barbero, no? So yung kwento natin kasi mga boss na yan, ito yung panglibang natin, ano? At isa pa, ito nga yung tinatawag na PR mga boss, so public relations. Para at least magkaroon tayo ng bonding dun sa home service natin, sa client natin. So, at least, pag day of the day, month, year, magiging close na kayo, diba? So, maaring kayo ulit ang kunin niya. Maliban yung sa gusto niyo yung trabaho niyo, ay okay pa kayong makipag-usap. At dumako naman tayo dito sa ating number 5. Ang number 5 natin mga boss ay galingan natin ang ating trabaho. So kahit ginawa na natin yung number 1, 2, 3, and 4, kung hindi naman natin ginagalingan sa ating trabaho, sablay pa rin tayo. So ipakita natin yung best natin kapag nandun na tayo sa home service, maging magalang lahat, talagang galingan natin, ibigay natin yung pinakantodo nating pinag-aralan dito sa pag-uupit. Para at least, yun na nga, kayo na ang piliin ni client sa susunod. So yun nga pala mga boss, bago ko tapusin yung video na to, papakita ko muna sa inyo, meron tayong mga bagong products dito ngayon mga boss. Papakita ko sa inyo. So ito mga boss, meron tayong bagong products dito. Ito yung K-May Professional Hair Clipper. So gold version siya mga boss. Meron siyang 3 hours charge, 180 minutes.
So ito mga boss, papakita ko lang sa inyo yung bagong products natin ngayon, ang K-May. Kung gusto nyo mag-avail ng ganito mga boss, PM nyo lang ako sa aking Facebook at meron tayong stock na ito. Yun! Yan mga boss. Ito na, makikita nyo na. Ayan. Yan o. Yayamanin eh, no? O. Yun. So, ito yung ano niya mga boss, o. Oh. 5 volts, 1,000 milliampere. Input, 3 hours. 3 hours of charging to mga boss. So, ganun lang siya kabilis charge. So, ayun, kung gusto nyo umorder ng mga products na yung mga boss, bisitahin nyo lang yung FB page ng KM Barber Tools o kaya yung Facebook ko na Bonnie Bura. Yan. Ilalagay namin dito o kaya ilalagay namin sa description para maka-order kayo ng mga ganung products. At marami pa po mga boss, mag-inquire lang kayo. So ayun lang mga boss, ang mga bagay-bagay na dapat nating tandaan kapag ka tayo ay mag-home service. So sana nakatulong sa inyo ang video na to mga boss. So kung gusto nyo pa ng mga haircut tutorials at video na gaya nito, ay huwag nyo makalimutang mag-like. At kung gusto nyo pa ng mga videos and haircut tutorials, mali na naman. At kung gusto nyo pa ng mga haircut tutorials at video na gaya nito, ay mag-subscribe na kayo sa akin channel. At pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Kaya dito na lang mga boss. Maraming salamat. Bye-bye.